Kumusta mga kabasketball? Gilas basketball pa rin tayo sa video nito mga kabasketball at ang mga sinabi nitong si Dwight Ramos patungkol sa kanilang latest lineup na ginamit nila sa nakaraang window laban sa Lebanon at sa Saudi Arabia na ito raw koponan na nakita sa fourth window ng FIBA qualifiers na pinangunahan nga ni Jordan Clarkson at Kai Soto ay parang nakikita-kita na raw niya yung roster na bubuo sa Basketball World Cup sa susunod na taon. Sa mismong mga salita ni Dwight Ramos, "I think this team is good already." Ito ang tinutukoy ni Dwight Ramos ng mga naglaro sa huling dalawang games nila. 30 Ravenna, Bobby Ray Parks, Chris Newsome, Jordan Clarkson, Calvin Oftana, Scotty Thompson, Kai Soto, Jamie Malonzo, Kiefer Ravenna, Dwight Ramos, Japet Aguilar, at si Carl Tamayo na pinalitan ni Roosevelt Adams dun sa pangalawang laro. Pero pag-uusapan lang natin mga kabasketball, sino ba ang dapat alisin o tanggalin at palitan para ma-improve pa ang lineup na to dun sa mga nakita lang natin ano, sa kanilang paglalaro kahit na limitado pa ang playing time na naibigay sa kanila. Pagbabasihan natin yung huling dalawang laro, ito ay for the sake of discussion lamang na nasa isip natin na si Jordan Clarkson ang ating main man. So dapat ang ipapalibot natin sa kanya ay yung mga player na hindi niya kamukha ang laruan bagkus ay i-complement yung kanyang kakayahan. At dahil dyan, pumili ako ng ilang mga players na kumbaga sabihin na lang natin na kandidato na pwedeng mapalitan. Ito ay mga sumusunod. Scotty Thompson, may 2 points, 3.5 rebounds, 2.5 assists at 7.5 efficiency rating. Chris Newsome, 1.5 points, 3.5 rebounds, 0.5 assists, 3 ang efficiency rating. Ray Parks, 3 points, 1 rebound, 1.5 assists, 5.5 efficiency rating. Jamie Malonzo, 2.5 points, 1.5 rebounds, 0.5 assists, 2.5 efficiency rating. Calvin Oftana, 3 points, 0.5 rebounds, 1 assist, 4 efficiency rating. 30 Ravenna, 4 na laro siya, 11 points, 3 rebounds, 2 assists, 10.5 efficiency rating. Carl Tamayo, 8.3 points, 5.3 rebounds, 0.7 assists, 8 ang efficiency rating. At Roosevelt Adams, isang beses lamang naglaro, 0 points, 5 rebounds, 0 assists, 3.0 efficiency rating. Ito ang mga komento ko sa mga players nito. Unahin natin kay Scotty Thompson. Si Scotty Thompson para sa akin parang hindi siya bagay dito sa sistema ng Gilas Pilipinas ano? Parang medyo mabagal yung galawan niya para sa akin lang doon sa sistema ang ini-implement. Parang hindi niya napapatakbo ng tama yung opensa. Para sa akin siguro ang ipapalit dito ay si Robert Bolick o kaya ay si CJ Perez ano? Yung talagang proven na kayang sumagasa sa gitna at erehan ng mas malalaking players kesa sa kanila. Chris Newsome, nagustuhan kong depensa nitong mamang ito. Yung height niya, alanganing point guard, two guard, pero sa international competition, pang point guard lang ang role nito. Gusto ko yung depensa niya sa ball handler ng kalaban, kaya lang ay parang hindi masyado yung kanyang opensa, no? Kulang pa sa three-point shooting. Si Ray Parks naman, alam natin magaling ito, kaya lang parang kalaruan na niya itong si Jordan Clarkson, so parang na-eliminate na yung kanyang pwesto. Si 30 Ravenna, mas hindi ko sinama rito dahil si 30 parang combo guard. Pwedeng mag point guard, pwedeng mag two guard at mas may shooting sa tres at medium range. Mabilis ang pull up nitong si Kiefer Ravenna. Si Jamie Malonzo naman ay maganda rin ang depensa, mahaba, athletic, humahabol, no? May mga chase down blocks itong mamang ito. Maasahan sa rebounding, tumira siya ng mga ilang-ilang tres pero hindi pumapasok. Kaya para sa akin, kung merong maipapalit dito na mas shooter at may depensa ang kamukha niya, ay pwede rin yun. Calvin Oftana, alam natin na shooter ito. Kaya lang hindi niya naipakita, siguro kulang pa sa playing time dahil unang salang pa lamang nitong batang ito. At maganda rin ang dinidepensa, bilib nga rito si Mark Pingris. 30 Ravenna, isa pa to na meron ding scoring. Maaasahan din naman sa sagasa, kaya lang kulang sa ball handling at 3-point shooting at kamukha na niya yung pwesto nitong si Jordan Clarkson. So para sa akin, gaya ni Ray Parks, ay pwedeng palitan ito. Carl Tamayo, gusto ko tong batang ito, may shooting, may height, kaya lang parang medyo malamya pa yung kanyang depensa dahil bata-bata pa, no? Magkakaidaran lang ito nila Kai Soto, kaya lang si Kai Soto 7 feet,
3 inches. Kaya kumbaga kahit medyo natutumba-tumba pa ng konti si Kai dahil bata pa nga, pero yung height naman ni Kai ay kailangan natin at mas lamang naman si Kai sa kanya sa skills, ano? Pero next tier pa naman ito, kung mapapatunayan ni Carl na medyo magiging mama na yung kanyang depensa, ay pwedeng pumasok ito. Roosevelt Terrence Adams, isang beses lamang nakalaro, wala masyadong exposure, pero alam natin sa PBA, may tira sa 3 ito, no? Matangkad at may depensa din. At maganda rin ang athleticism, kaya kailangan din natin ang mga ganitong klaseng players kung makukuha lang nila yung consistency. Ng mga gilas natin dati ng mga shooters ay pasok din ito. Kaya sa mga nabanggit ko, ito yung kumbaga mga pwedeng palitan. Scottie Thompson, Chris Newsom, Ray Parks, at 30 Ravenna. At si Carl Tamayo, medyo alanganin din dahil alam naman natin na shoe-in pagkatapos ng mga PBA conferences itong si Junmar Fajardo. Para sa akin din, pasok dito si Robert Bolick or si Jay Perez kung dalawang guards ang kukunin, kung isa lang, Robert Bolick siguro. At Jordan Heading sana, mga ganyang players, ang tatlo na yan para sa akin, shoe-in yan. So kung 5 yung papalitan natin at 3 yung mga shoe-in na binanggit ko, may kulang pang 2. Siguro kung meron tayong makukuwang stretch big na parang Rani Del De Ocampo noon. At isa pang matinik na catch and shoot player gaya ni Jeff Chan. Na kumbaga spot up lang, hindi kinakailangan na dumadrive, kinakailangan sure ball pag napasaan ang bola ni Jordan Clarkson for the kick out pass. Ayan, ayon sa mga sinabi ko, ay buuin nyo nga yung lineup na to, yung 2 kulang o 3 na sinabi ko. Yan ang talakayin natin, kaya mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.